pupunta po ako ngayon sa Ikiba ng Tubig, kung saan doon po kami kumukuha ng pang-araw-araw na panggamit. Eto, yan. Ito po yung plaza. Ito. Yan po yung stage. Ito naman po yung eskwelahan. Yan. Dito po ako nagtuturo dati. At dito din po ako nagtapos ng elementary. Ayan. Bali, apat po ang classroom dito. May isang makeshift po rito, no? Andun po yung nakatayong makeshift. Kung saan, naging classroom ko din po yung makeshift na yun. Ayan dyan. Dito po yung nakatayo. Ayan dyan. Dyan po yung dating stage namin. Dito nakatayo, nasira po nung Ursula. Yung classroom ko na yun. Tapos ito po yung, yung puno ng paper tray rito. Kung saan nung bagyong Ursula eh, nadamay din po. At saka yun po yung dati ko rin classroom. Kung saan unang taon ng aking pagtuturo rito. Dyan po. Yan. Yan po ang naging classroom ko. At kung saan naging classroom ko pa din po yan nung elementary ako rito. So, yan po yung kauna-unahang building rito na naipatayo. Ayan po yung una. Ayan po yung pangalawa. Ay, ito po para yung pangalawa, yung katabi niya rin. And then, yung po yung pangatlo. At saka ito po yung last. Ito po. Ayan. Ayan. O baka mas upgraded na siya ngayon. Ayan. Yan po yung last na itinayo. Nadadaanan po kasi yan papuntang Giwanon. Mas kilala sa Giwa noon yung itiba namin ng tubig. Dala po dito yung source ng tubig. Yung pinakabalon po doon sa baba naman. Ayan. Natatanaw po natin dito ang karagatan. Masarap po yung hangin kapag ganitong oras. Medyo mabato lang po, no? Ayan. Medyo mahirap. Kaya kailangan dito matibay ang yung chinelas. Tsaka madaling masira ang chinelas rito. Lalo na po pagtagulan, masyadong maputik. Ayan, itinibag din po yung mga bato rito, no? Saan dito po nadaan yung mga baka galing sa bukit kapag pinapainom po dito sa balon. No? Kasi po sobrang taas na ng mga bato, lumalalim yung lupa, kaya kailangang tibagin para sa ganun ay hindi mahirapan yung baka. Ayan. Papunta po yan doon sa balon, pero ang target po natin ay papunta rito sa Giwanon, no? Kung saan i-give ako ng tubig. Ito naman po yung simbahan, kauna-unahang simbahan ng Katoliko rito sa Bunlaw, no? Ito po yun. Malapit na po tayo sa Giwanon, no? Ayan, medyo matarek po yung daan dito. Kaya kailangan ng pag-iingat. Napatanaw po natin yung karagatan. Nasa tabing playa o ano lang po yun, dagat. Yung igipan ng tubig. Ito po, di ba ang lalim? Yan, dito po natambay yung mga bangka na kung saan habang hindi nagbabiyahe or walang biyahe dito po yan ini-stay. Ito po kila Ma'am Tin na lupa na binili ni Ken. Dating piggery po ito, piggery. Malapit na po tayo makarating sa Giwanon. Ayan. Ayun, yung aso namin naliligo sa dagat. Ayan, niliguan yung isa.
Ito na po yung sinasabi kong giwa noon, no? Kung saan umiigib kami rito ng tubig. Ayan. Dati po ito, wala pang mga tangke. Ginawa po ito ng DILG, pinagawa. Kaya nakaroon po siya ng tangke. Papunta po yan doon. Ayan yung tubo. Ayan. Ito po yung mga bakawan. No? Doon po sa ilalim yung main source ng tubig. Ayan po yung main source ng tubig. May talong ng kami. Lumala, may tabusan po yan doon sa labas sa ambon po kami tumukuha ng tubig. Ito po yung sinasabi ko. Dito po kami kumukuha ng tubig. Ayan na po yung mga inigib namin. Yan, may mga puno ng kawayan, puno ng niyong. Okay. So, tama na po yan. Iigib na po ang habang lingkod. Magbubuhat na ng mga timba. Ito po yun.